Bakit hindi ako worth it mali? Haha, hindi naman kasi. Okay, bago. Walang taong hindi worth it mahalin. Tandaan nyo yun ano. Okay, take note. Kabataan, makinig. Walang taong hindi worth it mahalin. Ang problema lang, natatapat ka dun sa taong hindi nakikita yung worth mo. Okay? Ayun yung problema. Maghintay ka lang kasi mayroong pinagalob sa isigal. Someone who has the same eyes with God. Someone who could see your real worth the same with God. Tao na talaga makikita kung gano'ng ka mahalaga, kung gano'ng ka ma-precious. And then yun, dun mo di mararanasan to sa tao ngayon. Because he, she will only see your worth so as to thank you or treat you as precious. Okay? Tandaan, ito naman ah. Ito yung tuturo ko sa inyo, ano? Evaluate. Matuto kayong ma-realize din yung worth nyo. Kasi kapag alam mo yung worth mo, hindi ka mag-ahabol sa taong walang pakialam sa iyo. Okay? Now, kaya tinan nyo to ha. The reason why ikaw, minsan nagpapakasuga pa ka sa paglapit, ang baba ng tingin mo sa sarili mo. So as to realize, teka, hindi dapat ako dinidich. Hindi dapat ako sineset aside lang. Okay? Now, kapag ka ma-realize mo yung worth mo, hindi ka basta mag-ahabol sa isang ng sobra-sobra. Now, minsan, ito kasi yung, ito naman, may mga case na ganito, napopol ka talaga ng sobrang tindi. Diba? Pero tandaan nyo to, ano, hindi enough na reason na sobra mong mahal yung tao para talaga namang sirahin yung buhay mo. Kasi ang pag-ibig, yan po ay, sa relationship pa, yan po ay partnership. Hindi ka pwedeng magmahal ng ikaw lang mag-isa. Because that's not love. Okay? Sa relationship pa, hindi mo matatawag na relationship yon kung ikaw lang yung magmamahal. Learn when to stop chasing. Bigay ako sa inyo isang illustration. Ano? Merong isang castle na kung saan may magandang prinsesa. Meron sa gumbantay na dragon. Okay? Napakahalimaw talaga yung itsura ng dragon. Nakakatakot. Now, eto si Guy, natatanaw niya si girl sa malayo at na-fall siya sa paglipas ng mga araw. Ang ganda ni girl. At yung love na yon nagtulak sa kanya para i-take yung risk na labanan yung dragon and hence makalabas yung babae dun sa castle. Ibig sabihin, sabi niya, dahil love na love ko itong babae nito, patay kong patay. Okay? Patay kong patay. Ha? Paglalaban ko siya, ililigtas ko siya dun sa dragon. Ngayon, dahil sa sobrang pagmamahal niya, talagang nag-training siya, ginawa niya his best efforts. And then, sinugod niya na yung castle, nilabanan niya yung dragon, napatay niya yung dragon. Okay, ngayon, later on, habang nandun siya, ayan, nakatayo siya, tapos yung dragon matay na. Bumaba sa castle tower yung babae. Pagbaba ng babae, umiiyak. Nilapitan niya yung dragon. Ibig sabihin ganito, in the first place, hindi pala gusto ng babae na ipaglaban siya ng guy. Bakit? Kasi ang mahal pala ng babae yung dragon. Now, tinan nyo, hindi lahat ng laban ay para sa iyo. Tandaan nyo, kabataan, hindi lahat ng laban ay para sa iyo. Hindi lahat ng minamahal mo ay worth it na ipaglaban mo. Kasi minsan, ayaw nila sa ipaglaban mo sila. Okay? Kaya huwag nyo labanan ng lahat ng laban kasi hindi lahat ng laban ay sa iyo. Baka magaya kayo dun sa lalaki na inilaban niya yung babae and then at the end of the day, nagalit pa sa kanya yung babae. Bakit? Kasi nga, mahal pala niya yung dragon. Okay, hindi pala niya gustong ipaglaban siya.